Actually, kahit sa party giveaways, pwedeng-pwede to. 150 per tube. Oh my gosh, ang laki ng difference niya. Dati, sinusulat ko lang to sa notebook ko. Ngayon, pwede. So, pwedeng-pwede rin talaga siyang mga pang-giveaway sa parties kasi something educational, something helpful naman. And merong large, medium, and small. Lolokohin nila kayo for the payment, kaya make sure na kinokontak niyo yung tamang Facebook. Kung naghahanap ka ng murang school supplies o kaya gusto mong mag-business or mag-resell ng ganito, dyan lang kayo kasi ipapakita ko na sa inyo kung saan murang makakakuha nito. Sa aming YouTube channel, Team O, I'm Mommy O. So ayan, nandito na nga tayo sa Tabora Divisoria at ituturo ko na sa inyo yung request nyong bagsakan ng murang school supplies. At bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to our YouTube channel and i-click nyo lang ang bell icon para manonotify kayo sa mga susunod pa nating shopping vlogs and mga tipid tips. Ayan na nga, so may coronavirus na, nandito pa rin tayo sa Tabora Divisoria para mag-shopping vlog. Kaya dyan lang kayo. Keep on watching! Ayan, Team O, ayan yung Divisoria Mall. So, pag natumbok nyo na yan, sobrang lapit na lang. So, ito yung pinaka-landmark nyo, tong PS Bank dito. Then yan, may 815 KST Traders. Then, dito lang sa may looban, yung bilihan ng murang office and school supplies. Kakaharnap ko ng murang school supplies, dito na ako napadpad sa More General Merchandise. So ilalagay ko na lang sa may description box yung complete address nila. So ayan, makikita nyo na ang laki ng pwesto nila dito and halos lahat talaga nandito na. So isang punta nyo lang, lahat mabibili nyo na dito. Maganda rin talaga tong pang business, especially yung mga office supplies, yung mga nagtatrabaho sa office, especially sila yung namimili ng ganito. Perfect talaga tong kuhaan ng supply. Simula natin dito sa office scissors, ganyan siya. Ito, ayan yung mga stock nila dito. So, per piece is 40 pesos, but since per box nga ang bilihan dito, 400 pesos para sa 10 piraso. Poster color sila dito, 12 colors yung laman. So, pag retail, 280 pesos. Pero pag wholesale, like 6 pieces, kaya mo siyang makuha for just 250 pesos. So, ganito yung itsura niya sa loob. Ayan. So, pwedeng pang bata talaga or pwedeng dun sa mga mahilig talaga sa arts. Actually, kahit sa party giveaways, pwedeng-pwede to. Then, may gel pen sila dito. Ayan, 12 pieces yung laman. 85 pesos usually yung retail nito. Pero yung isang box niya na merong 10 bucks sa loob, 120 pieces, so 700 pesos lang. So, parang pumapatak na 70 pesos ang isa na lang. Ito naman, 250, pero pag wholesale, 220. Electronic calculator. Itong number 10 na staple wire, 65 pesos, isang box na. So, meron siya sa loob na 1 dozen. Ayan. So, size 10 na siya, 1,000 pieces per box.
Ganito naman, 5,000 pieces yung laman nito, 65 pesos lang. Meron din sila ditong 2-hole puncher. So, this one is, yung retail niya is 120 pesos. And you know what? Kapag binili nyo siya ng wholesale, makaka-discount kayo ng halos 50 pesos per piece. Ito namang pencil sharpener, 280 yung retail niya, pero ang wholesale niya, 250 pesos na lang. Ito, from 120, kaya niyang ibaba hanggang 50 pesos na lang. Ito naman na stapler, 60 pesos to, pero pag 1 dozen mo siya kinuha, magiging 540 pesos per dozen. Para siyang 45 pesos na lang. Highlighter naman, 125 pesos, 12 pieces na yung laman. Iba-ibang kulay laman ito, kuya. Yes. Iba yan. Yan, so iba-iba nga yung kulay niya. So perfect talaga to, lalo na yung mga nagka-college, high school, di ba usually ginagamit na talaga tong highlighter sa notes, sa books. Namang watercolor from 70, pwede siyang ibaba hanggang 55 pesos sa wholesale. Itong type naman ng watercolor, parang 90s kids, ganito talaga yung ginagamit namin before. So this one, kuya, magkano ulit, sorry? 420. So, parang magkano siya isang ano? 35 pesos. So, kaya mo siyang ibenta mga 50 pesos. Ganyan. And ganitong Faber-Castell nila. Yan, meron din pala dito. So, this one is 540 pesos per box. So, meron na siya sa loob na 50 pieces. Ito naman, 144 pesos per dozen. So, ito yung HBW marker. Ayan, permanent ink. Tape dispenser, ayan, 70 pesos per piece. Yung wholesale niya, kuya, magkano? 540 pesos. So, compute-compute nyo na lang din, Team O. Especially dun sa mga nagbabalak talagang mag-business. Ganito naman, from 65, pwede na siyang maging 55 sa wholesale. So, ayan, ang ganda niya. Ito, pwede to kay Baby O kasi nagdadala na rin siya ng books sa school. So, ito, ang nice. Ganito, kuya, magkakano? Jansport. Jansport namin is 180 pesos. And, Team O, hindi to legit Jansport. I-note ko lang, ah. Pero, ayan, pwede na specially dun sa mga gusto lang din mag-business. So, ayan, maganda naman din yung, ano niya, quality niya dito. Ganito naman, usually, nakikita ko rin talaga to. So, ito is 100 pesos per piece, pero kaya siyang ibaba hanggang 80 pesos. Ganito, kuya, yung Under Armour. Ah, preschool bag. Ah, o nga, no. Magkano po sa ganito? So, from 65 pesos, kaya mo na siyang makuha ng 55 pesos na lang. Pero again, Team O, depende talaga siya kung gaano karami yung kukunin mo. Siyempre, the higher the quantity, the higher the discount yung mabibigay nila sa inyo. Yung ganito na tahe na notebook, 135 pesos, 12 pieces na siya sa loob. Yeah. Correction, 10 pieces lang pala yung laman nito. Yan, iba-ibang kulay na rin. Diba usually sa mga subjects, kailangan iba-ibang color. So, pwedeng-pwede niya na yan mabili dito. So, sa ganito namang spiral, kuya, magkano? 10 piraso yung laman, 115. Yung ganitong composition notebook, yan, ganyan siya. So, merong 80 leaves, 10 books na siya sa loob. So, ito ay 85 pesos, tama kuya? 105, joke lang pala. 105 pesos. Then, meron sila ditong mini book, 85 pesos, 10 pieces yung laman. Ito usually ginagamit to for diary ng mga kids. And even yung mga gustong mag bulk orders, marami sila ditong stock. So, yan yung mga notebooks, writing pad, yan. And syempre, may crown band sila dito. So, this one is 45 pesos, 12 pieces na yung laman. Ang galing, no? Kasi mabibili yan sa, usually sa labas na 10 pesos isa. May combo set sila dito ng ganito. Ayan, 660 pesos, 12 pieces na yung laman. So, meron siya ditong 12-inch ruler, then 180-degree protractor, 45 and 60-degree triangles with, ayan, no, binasa ko pa. Ayan, ayan, Team O. Makikita nyo dyan. So, ito kailangan din talaga to ng mga kids, kaya must have to. So, ito, 180 pesos, 12 pieces. Usually, ginagamit ito sa mga project ng kids. Gagawa ng bahay, mga ganyan. So, ganito naman, 300 pesos per dozen. So, yan, color pencils. May iba-iba siyang character. Merong Spider-Man, may Ben 10, yan.
Ito naman, 90 per box. Ilang peraso, kuya? 30 pieces. Eraser. 50 pesos, 12 pieces. Itong maliit na scotch tape. Sa ganitong, mas malaki, kuya. 95. Mas makapal. 180 pesos. Ilang peraso ulit, kuya? 12 pieces. Ito rin, no? Mga puro 12 pieces. Yan. So, meron din silang mas malaki. Magkano naman sa ganito? Packaging. 50 pesos per piece. Pero pag wholesale, kuya? 150 per tube. Oh my gosh, ang laki ng difference niya. Kasi 50 per piece, so parang dapat magkano to? 300 pesos to. Oh my God, ang galing. As usual, syempre magpapasubscribe ulit tayo sa kanila. Kuya, hanapin mo na Og Adventure. Hi ka muna kuya, para makita ka sa channel ko. Hi ate! Ito naman, 50 pesos, 10 pieces yung laman. Usually sa mga scrapbook to, or kaya pang design ng notebooks na sinasubmit sa mga teachers every grading. So, pagandahan ng notebook, mas mataas na grade. Ito naman, 180 pesos, 12 pieces na to. Ito yung double-sided na tape. So, yan. Yung maliliit nilang scissors. So, 98 pesos per dozen. So, yan. So, sa ganitong cutter naman, kuya. 140 per dozen din. Yung ganito namang kaliit. So, 98 pesos per dozen. Then, ito ang nice. So, 65 pesos. Isang set na siya. So, may board, may marker, may eraser. So, maganda rin to sa starting ng mga kids para dito nyo siya tuturuan. Or kaya, ginagamit namin to pag may iniiwan kaming notes sa bahay. Like, hugasan mo yung pinggan, bili ka ng ganyan. Ibang sizes naman ng whiteboard. Sa ganito, kuya, magkano? 300 per dozen. 780 per dozen. 1,080 per dozen. So, yan. Merong large, medium, and small. Ito naman, hot melt glue gun, 100 pesos. Yan. So, this one naman, 50 pesos per piece. Kapag wholesale nito, kuya, magkano? 50 pesos yung bulk order na yon. Ah, okay. Ah, ito, sa pang yung glue naman mismo, magkano to? 220 per 100. Yan, 220 pesos, 100 pieces na yon. Ah, wow. Yan, so dito naman tayo sa kabilang part nila. So, mostly mga papers, yan pa yung iba pa nilang stock. So, ang dami. May binder din sila dito, yan mga college students. 180 pesos, itong isang to. Pero pag wholesale, 160 pesos na lang. Itong portfolio naman, 50 pesos. Yan. Pero, kailangan dozen yung kukunin mo sa kanila. 12 pieces. Alam mo, dati ginagawa lang namin to. Ngayon, may ready-made na. Dati kami pa nagde-design ng mga gilid-gilid niyan. Yung ganito naman nila, 144 pesos, 12 pieces na. So, yan, meron ditong high school theme book. Then, merong Tagalog theme book yan, mga drawing books. Sa isang dosena, iba-iba na siya nung laman. 360 dito, 300 sa ganito, and then this one naman is 204. So, lahat yan, 12 pieces, box, or 12 boxes yung laman. So, ayan, meron ditong 16 pieces yung laman, may 8 pieces, then ito naman is 16 non-toxic crayons. So, ito, pwedeng-pwede to sa mga kids, yan. Ito naman, eraser, 288 pesos, 24 pieces na. Dito sa construction paper, kuya, 250 sheets to, magkano sa ganito? 280 pesos per rim na siya. Sa ganito po, 155 pesos, yan, 500 sheets na siya. Then, sa ganito po, 220 pesos, so yan. And then, dito sa art paper, kuya, magkano? 235 pesos. Yung premier art paper, 500 sheets. Dito, sa assorted colored paper, 220 pesos. Yan na siya. So, ito, photo paper siya. So, A4 size. Yung ganito nila is 95 pesos. Yung ganito naman is 180. So, ito 100 sheets to. Ito naman is 20 sheets lang.
spelling booklet naman nila from 15 pesos, kaya siyang ibaba up to 10 pesos per piece. So, yung ganito naman, 180 pesos per dozen. Dati, sinusulat ko lang to sa notebook ko. Ngayon, pwede ka nang bumili ng sticker. So, subject sticker siya. So, iba-iba na halos lahat ng subjects mo, makikita mo na dito. Then may scrapbook din sila dito, 60 pesos. Ang nice, iba-iba na siyang design. Ang galing, lahat na talaga mabibili na lang siya dito. Kasi dati rin talaga, mga 90s kids, talagang ginagawa lang namin to ng manual. Astig, iba-iba siyang design, nakakatuwa. Talagang hindi na mahihirapan yung mga estudyante ngayon. Sketchpad naman, 65 pesos. So, 20 sheets na siya. Coloring book naman, 168 pesos, 1 dozen na yan. So, sa 1 dozen, kuya, iba-ibang ano na yun, no, design? Ah, pwedeng assorted. Pwede ning same character. Clipboard naman nila, 50 pesos. Yan, yung wholesale price na yun. Ayan siya, ganyan. Iba-ibang kulay din, 22 cm to 14.8. Yan, binasa ko lang naman. Maraming kulay dito. And maliit lang siya. Merong mas malaki nito, kuya. Tapos yan, no, sa gilid, meron siyang ruler. Sa ganito, kuya, magkano po? 330 pesos, 1 dozen. Pero pwedeng bumili na isa lang. Magkano sa isa? 35 pesos. Then, yan pa yung iba pa nilang pens. Yan. Jumbo crayons naman nila, 65 pesos. Ang cute. Pwede din to sa mga bulilits natin. So, yan din, may ibang character. May Mickey Mouse. Then, yan pa yung iba. Ayan. So, pwedeng-pwede din talaga siyang mga pang-giveaway sa parties. Kasi something educational, something helpful naman. Paper fastener, 35 pesos isang box. So, meron siyang ilang laman, kuya? Ayan, 50 sets per box. Yung ganitong ruler naman, sa ganito, 60 pesos. Then, sa ganito is 70 pesos per dozen na yon, 12 pieces. So, ito yung mga pinamamalo sa atin ng mga teacher natin na noon. Ito, from 50 pesos each, 40 pesos na lang. Yung ganito naman, kuya, 180 pesos per piece. So, nasa 150 to 160 nyo na lang makukuha for wholesale. Yung ganitong name tag nila, 15 pesos lang ang retail. Pero pag maramihan, 120 pesos, no? So, parang 10 pesos na lang siya. Yung ganito is 180 pesos, 30 pieces yung laman. Eraser to na may iba-ibang shape. So, ito may love, hello, what, happy, kiss, and good. Permanent marker ulit, 65 pesos per box. So, may 12 pieces na siya sa loob. But, syempre, meron din silang twin blade dito, King Ever. 120 pesos, isang ganito na siya. Sa intermediate, kuya, magkano po? 185 per rim. 185 pesos per rim. Sa isang rim, ilang piraso yun halos? 10 pieces. Ayan. So, sa ganyan, ano bang mga tawag sa ganito? Yan, grade 1, 2, 3, 4. Magkano po sa ganyan? 98 pesos. Sa ganun po, 1/4 po yun, no? Magkano po sa ganun? 85 pesos per rim. Sa po sa lengthwise? 125 pesos per rim. 20 pieces daw yung laman. Eh yun, same ba? 20 pieces dito, 10 pieces. Sa short envelope, 240 pesos. Then dito naman sa long, 290 pesos. Ilang piraso na po ang laman? 100 pieces na. Yung ganito naman na 5 pieces na Cattleya notebook fillers, so 95 pesos yung ganito. So usually sa college to ginagamit. So if ngayon lang yung subject mo, math lang, so isang ganito lang yung dala mo, yung mga tamad magdala ng gamit. Yung ganitong lace naman, 12 pieces, 84 pesos. So iba-iba yung color niya, yan. Yung ganito naman, 85 pesos per dozen. So, yarn. Ano nga bang subject yun na may ganyan, kuya? Pinagagawa kami niyan. Diyos ko, yan yung hate ko talaga. Sa ganito, kuya, magkano? 85 pesos, lahat na yan. So, 30 spools, yan. Ito naman, 96 pesos per dozen siya. Yung mga stickers pang design din sa scrapbook, sa notebooks. May ganito rin sila dito, Mongol, 710. Yan, ganito na siya, no kuya, isang box na yan. Ilang piraso na po yun? 140?
4 pieces. Sa ganito, kuya? 650. 12 boxes. Ilang piraso na po yun? Same lang. 144 pieces. Tapos nung mga bata pa tayo, diba yung kinakagat-kagat pa natin yung ano nito, pambura. So, yan pa. Ang dami lang stocks dito, kaya hindi talaga kayo mahihirapan. Sa mga gustong mag order online, so ito, dito nyo na lang sila kontakin, Mar Merchandise School and Office Supplies. So wholesale lang sila for the delivery. Talagang the higher yung quantity, yun din mas mura nyo siyang makukuha. Plus pag within Metro Manila, usually rin talaga free delivery na sila. Pero pag mas malalayo, meron sigurong minimal cost. Usually naman, through Facebook, sinesend na nila yung price list. So, talaga makikita nyo na yung updated price nila doon. And through Facebook din, and then yung mga cellphone numbers dyan, pwede na rin talaga kayong mag-order. Or yung mga within Metro Manila na gusto nyo din talaga makita yung tinitinda nila, pwedeng-pwede nyo silang i-visit dito sa Tabora Divisoria. Sobrang dali lang nilang matumbok. Kasi pagdating mo lang ng Divisoria Mall, gilid lang no, nandun na sila. Tsaka kilala rin talaga yung Mar Merchandise dito. Actually, itong Mar Merchandise, isa lang nakikita ko yung nasa labas nila. Pero ito kasi yung pinaka mas marami nilang stocks nandito pa sa loob. So, yan. Pero ituturo naman nila kayo if ever na gusto nyo rin talagang mag-bulk order. Ang dami kong sinasabi. Tara na nga. And by the way, Team O, mag-ingat daw kayo kasi may mga nang scam na and nang kinukuha nila yung pangalan ng Mar Merchandise. Then, lolokohin nila kayo for the payment. Kaya make sure na kinukontakt nyo yung tamang Facebook and also yung contact number. And then yung payment daw is through bank lang. So pag may mga nag-open sa inyo ng kung ano-ano ang payment option, huwag nyo na lang munang i-entertain. So ayun na nga Team O, sana marami ulit kayo natutunan ngayong araw. And sa mga naghahanap ng school supplies or office supplies, sana napakita ko lahat ng hinahanap nyo. And if not, kontakin nyo na lang po ang Mar Merchandise. And again, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and i-click nyo na ang bell icon para manonotify kayo sa mga susunod pa nating vlogs. And huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba kung ano pa yung iba nyong request. Ayan, so again, thank you so much for watching. Team O, I love you! Anong oras kayo nagbubukas dito, ate? Pag umaga po, nagbubukas po kami. Sa ganito po, anong pinakamura nyo? Pang birthday, pwede rin pang mga binyag. Pag wala na kayong iintindihin pa. Ito naman yung iba pa niyang designs. Ito mas maganda yung quality niya. And mas siyempre, mas makakamura ka kung magdo-do it yourself ka. Bibilihin mo na lang yung mga materials dito. Tapos ikaw ang gagawin. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo!